Hello po sa inyo. Ako po si Helen. Sa kasalukuyan, isa po ako manager dito sa Manila. Gusto ko lang po sana magbahagi ng experience tungkol po ito sa mga kulto. Kung pamilyar po kayo sa mga napabalitang kulto nito mga nakaraan, iyon po ay totoo at hindi lang gawa-gawa. Dahil maging ako po, ay naranasan ko ang bagay na yun. Way back 2011, nasa Misamis pa ako nito. Kasama ko ang pamilya ko noon. Magka-college pa lang po ako niyan. Ito yung pinakamahirap at magulong part ng buhay ko. Dito, nagkasabay-sabay ang mga problema. Naghiwalay ang mga magulang ko. Muntikan pa ako madrop sa school. Lahat ng to, naka-apekto ng sobra sa akin. Dahil sa mga problema ko noon, dumating ako sa punto na puro na lang ako inom. Napabarkada na ako sa kung sino-sino. Hanggang sa may isa kaming nakilala. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Nayin. Si Nayin po, friend ang friend ko. Base sa friend ko na si Jelly, si Nayin ay isang college student at isang member daw ng isang sorority sa may school nila. Yung pangalan po ng grupo, ganito po, AG Sigma, EC, o ASICS. At dahil nga rebelde na ako noon, napabarkada ako kay Nayin. Inilako ko noon ni Nayin na sumali sa Manila. Pero nung una po, tumanggi ako kasi natatakot ako sa initiation. Pero kalauna naman po, napapayag naman ako. Lumakas po kasi yung loob ko noon kasi kasama ko si Jelly sa pagsali. Pinakilala kami ni Nayin sa mga members nila. Hindi naman namin sila mamukha noon kasi bawal daw tumingin sa mga mata ng mga master. Kaya nakayukulang kami. Nang formal na kaming sumali, nagsimula na kami magsilbi kay Nayin. Siya kasi yung tumuyong ninang namin. Kailangan daw namin siyang pagsilbihan bago kami padelan. Hino nga po, madalas lang po kami nasa bahay nila Nayin. Naglilinis at naghuhugas ng pinggan nila. Parang ang nakakuha sila ng katulong eh. Pero hindi naman po yun ang issue sa akin. Sa ilang araw kasing nandoon ako sa kanila, ang dami ko napapansin sa bahay nila. Noong unang beses, ramdam ko agad yung bigat ng feeling sa loob ng bahay nila. Alam mo yung parang ang daming masamang loob sa paligid mo. Ganun po. Isa pa sa napansin ko sa kanila, mahilig sila sa kulay itim. Basta yung mga gamit at suot nila, ganun po yung kulay. Nang makakuha nga ako ng tiyempo, napansin ko yung mga labulto na nakalagay sa gilid ng mga hagdanan nila. Hindi yung mga santo, mga imahe yun ng mga demonyo na parang tiyanak. Wala naman kami karapatan para magtanong, kaya kahit gusto namin, nanahimik na lang kami. Isa kasi sa pinakabawal kapag baguhan ka, bawal ka magsalita hanggat hindi ka kinakausap. Hindi ko rin alam kung bakit may ganong rules. Isang beses po, naghuhugas kami ng pinggan nun. Nadinig na lang po namin nang may nagsalitang lalaki sa likuran namin. Kuwi siya ni Nayin. Tinanong niya po kami noon kung sigurado na raw ba kami sa pagsali namin. Kasi kapag daw opisyal na kami kasali, hindi na kami makakalabas pa habang buhay na raw kaming member. At baka raw hindi namin magustuhan yung totoong meron sa samahan. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakaalala ko, yung pamilya kasi ni Nayin ay member din ng ASICS. Naglakas loob ako na sumagot. Nanindigan ako na tutuloy kami sa pagsali. Bago umalis yung kuya ni Nayin, nilapitan niya kami at bumulong. Kung sigurado kayo, dapat hindi kayo takot sa dugo. Tapos tumawa siya na nakakaloko. Huminto lang siya nang dumating na si Nayin. Sinawi niya ang kuya niya at pinagsabihan kami na huwag na lang daw namin pansinin. Pero sa loob-loob namin, kinakabahan kami. Base sa mga tingin ni Jelly, parang pareho lang din kami nang nararamdaman. Natapos yung pangalawang araw namin nang gulong-gulo ang isip namin. Nga pala, doon din po pala sa bahay nila Nayin, doon kami natutulog. Hindi na kami umuwi kasi kasama raw sa relasyon. Bawal din kumamit ng cellphone. Nung matutulog na po kami ni Jelly, pinuntahan niya kami sa kwarto. May binigay siya sa amin na itim at maliit na libro
Pinabasa niya po sa amin yun. Tapos, pinapakabisado. Pero yung mga nakasulat naman doon, hindi namin maintindihan. Kung hindi ako nagkakamali, mga Latin word po ang nakalagay doon. Pero kahit na ganun, pinilit pa rin naming basahin. Baka sakali lang na kapag sumunod kami ng sumunod, mapapabilis na yung pagsali namin. Habang nagbabasa kami, hindi namin maipaliwanag yung nararamdaman namin. Parang unti-unti na bumibigat at sumasama yung pakiramdam namin. Sa ikatlong araw po namin, nabulabog ang tulog namin na Jelly. May nadidinig kasi kami ng mga tao sa labas. Ang iingay po nila para sila mga nagdarasal. Pero iba nga lang yung mga sinasabi nila. Ang weird din ang tono ng kinakanta nila. Maya-maya lang din nun, dinalo kami ni Nine sa kwarto namin. Binante niya kami at sinabihan na basahin ulit yung libro. Pakiramdam ko nun, sinadya niya yun para di kami makapag-focus sa mga tao na nasa sala po nila. Nang mawala na po yung ingay sa may sala, nagulat kami kasi may mga pumasok sa kwarto. Dahil nakayuko kami, bandang ibaba lang po yung nakita namin sa kanila. Basta po parang nakasuot sila ng mga pare, pero kulay itim. Marami sila. Halos di nga kami magkasya sa loob. Pinalibutin nila kami sa kama. Medyo kinakabahan kami noon. Pero sinabihan kami ni Nayin na huwag gagalaw. Kaya nakayuko lang kami noon. Noong una, naiintindihan pa namin yung mga pinagsasabi nila. Parang binabasbasa nila kami. May binabanggit silang pangalan ng Diyos, pero hindi pangalan ni Jesus. Ilang sandali lang, nagsalita na sila ng kakaibang lingwahe. Ang bibilis po nila magsalita. Ang mas kinagulat lang namin nun, iningat po nila yung mukha namin. Tapos, pinahira nila kami ng dugo sa mukha. Hindi namin alam kung saan galing yung dugo na yun. Basta alam ko na dugo talaga yun. Base sa amoy, hindi ko lang sigurado kung dugo ba ng hayop o tao. Doon na namin naalala yung sinabi ng kuya ni Nayin, yung dapat hindi kami takot sa dugo. Wala naman kaming nagawa nun, kundi pumikit na lang. Pero sa loob-loob namin, gusto na namin umalis noon. Pero wala kaming pagkakataon. Sa sobrang takot nga namin noon, nagawa na namin tingnan sa mata si Nayin. Pero wala siyang pakialam. Kahit parang sinasabi na namin, nasusuko na kami. Pag-alis ng mga nagpapaspas sa amin, pinagbawalan kami ni Nayin na mag-ilamos agad. Gabi na raw kami mag-ilamos kasi yun daw ang tradisyon. Iniwan nila kami sa loob ng kwarto. Doon na kami nag-usap na Jelly na pagtanto namin na parang hindi lang basta sorority yung sinalihan namin. O mas maiging sabihin na hindi talaga sorority ang napasukan namin. Doon lang po ako nakakita ng ganoon. Doon lang sa kanila, mas mukha pa silang mga kampo ng kadiliman. Kinagabihan, tinawag na kami ni Nayin. Pinagugas niya kami ng pinggan. Habang nandoon kami sa kusina, naririnig namin yung magpumilya sa may sala. Abala ko sa paghugas noon. Pero si Jelly, nakahinto lang. Tapos, nanginginig yung kamay. Akala ko na paano na siya. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Hindi siya makapagsalita. Hinagod ko na lang muna yung likod niya para kahit paano kumalma siya. Nang medyo nahimasmasan, nagmadali na siya maghugas. Sinabihan niya ako ng bilisan ko raw at may sasabihin siya. Pagbalik namin ng kwarto, sinarado namin yung pinto. Kahit ang sabi ni Nayin, bawal daw yun. Dito na nagsimulang manginig ulit si Jelly. Ang sabi niya sa akin noon, naiintindihan niya raw yung pinag-uusapan nila Nayin. Hindi ko alam kung anong lingwahe yun. Hindi ko maalala. Bisaya ata. Basta po ganun. Base sa nadinig ni Jelly, sinasabi ng tatay ni Nayin na isa lang daw yung pwede na makasali sa samahan. Yung isa naman daw, gagawin daw alay doon sa Diyos nila. Ayaw daw pumayag ni Nayin, kaya medyo nagkaroon sila na pagtatalo. Gusto ko si Nayin, dalawa kami makasali na Jelly. Tapos,
ang pinaka nagpakilabot pa sa nadinig ni Jelly. May nabanggit daw sila na salitang kulto. Dahil doon, agad na pumasok sa isipan namin na yung sorority na sinalihan namin, isa palang kulto. Nanginginig kami sa takot ni Jelly at hindi talaga namin alam kung anong gagawin. Nagpasya na kami tumakas noon, pero hindi namin alam kung saan kami dadaan. Habang nag-uusap naman kami noon, bigla kaming sinilip ng kuya ni Nayin. Seryoso lang siyang nakatingin sa amin, tapos napapailing na lang. Lumipas yung mga oras noon. Alas 10 na po ng gabi, oras na po ng pagtulog namin. Pero kami ni Jelly, dilat na dilat pa rin. Pinipilit namin buksan yung bintana, pero antigas, parang nakadikit yung bintana sa pader. Kailangan na po namin makaalis noon, kasi kinabukasan, yun na yung araw ng initiation namin. Hindi namin sigurado, pero malamang doon na rin magaganap yung sinasabi nilang pag-aalay. Noong mga oras na yun, naiiyak na talaga kami. Pero pigil na pigil, kasi hindi kami pwedeng mag-ingay. Kung sino-sino na pong santo yung tinatawag namin, makaligtas lang kami. Maya-maya lang po noon, narinig namin na may nagbubukas ang pinto namin. Kami naman ni Jelly, napaluntag agad kami sa may kama. Tapos, nagkunwari kaming walang ginagawa. Pagbukas sa pinto, bumungad po yung kuya ni Nayin. Nilapitan niya kami agad. Tapos, hinila kami paalis ng kama. Mas lalo kaming naiyak noon, kasi akala namin, yun na ang simula. Pero laking gulat namin nang sabihin niya sa amin, "Umuwi na kayo." Seryoso niya pong sabi yun. Hinila niya po kami palabas ng kwarto. Nalaman namin na wala pala sa bahay nila yung mga magulang niya kasama si Nayin. Sinabi niya po sa amin na papunta na pala sila Nayin para sunduin kami. Dadalhin na kami sa lugar kung saan isa sa amin yung iaalay. Nalilito kami noon kung bakit niya ginagawa yun. Tinatraidor niya yung pamilya niya para sa amin. Pero kahit na ganun, nagpasalamat na lang kami. Ang mahalaga, nakaalis kami ng bahay. Sinamahan niya kami na makalayo po sa lugar nila. Dumaan kami sa bandang ilog kasi doon daw po ay mas malapit na papuntang bayan. Madilim noon at walang ibang natakbo sa kalooban namin kundi takot. Maigpit yung hawak niya sa amin, pero ramdam namin ni Jelly na talagang tinutulungan niya kami. Ilang minuto kami naglalakad patitakbo noon. Nang marating na po namin yung kali, doon niya na kami binitawan. Tsaka niya po sinabi ang dahilan kung bakit niya kami tinutulungan. Nakakatawa mang isipin, pero isa sa mga dahilan niya, itype niya rin si Jelly. Sayang naman daw kasi kung mapupunta lang siya sa walang sisay na buhay. Ewan ko ba Sir Paul, hindi namin malaman kung kikiligin ba kami noon o ano. Mixed emotion na po eh. Isa pa sa mga dahilan kung bakit niya ginawa yun, kasi ayaw niya daw ng ginagawa ng pamilya niya. Napipilitan lang siya. Pagkatapos niyang sabihin yung mga gusto niya, iniwan na po niya kami. Binigyan niya kami ng pamasahe paalis. Hindi na nga namin natanong yung pangalan niya eh. Nagmamadali na siya makaalis. Sobrang laking pasasalamat namin sa lalaking yun, kung sino man siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na kami nakabalik sa mga mahal namin sa buhay. Sa ilang araw namin pananatili sa bahay po nila Nayin, mas naintindihan namin ang halaga ng buhay. Doon namin na-realize na kailangan po namin bumalik sa dating kami. Sa mga kulto naman, mula lang makatakas kami ay hindi na kami nakakatanggap ng balita kung nasaan na ba sila Nayin. Hindi rin po kami makapag-report sa mga pulis sa barangay. Sabi kasi ng kuya ni Nayin, may mga connection daw sila doon. May membro silang mga kasapi sa kapulisan at barangay, lalo na sa mga gobyerno. Basta ilan po sa mga member nila ay may mabibigit na pangalan. Parang second death na po namin ito. Kung nagkataon na hindi kami pinatakas, baka ngayon
eh pumapatay na rin kami ng tao. Hindi naman kaya isa sa amin, inapatay na. Isa po kasi yun sa ginagawa nila. Nandudukot sila ng tao. Tapos, pinupugutan ng ulo. Tapos ginagawang alay. Meron silang sinasamba na ibang Diyos. Na sa palagay namin, demonyo ang Diyos na yun. Sa ngayon po, maayos na po ang buhay namin ni Jelly. Nang makatapos po kami ng college at makakuha ng trabaho dito sa Maynila, dinala na rin po namin yung pamilya namin dito. Gusto na po namin ibuon sa limot yung naranasan namin na yun. Kaya kung ano man po ang nabalitaan nyo noong mga nakaraang buwan, hindi po yun scripted. Hindi yun gawa-gawa at mas lalong hindi yun panakot lang. Totoo sila nag-i-exist. Gaya natin, may pinag-aalayan din sila ng buhay. Yun po ang Diyos nila na merong sungay. Hello guys, kumusta kamusta? Wala tayong shoutout kahapon, pero ngayon meron, syempre. So yung shoutout po nito is sa kwento na pinamagatang Laway, True Calamansi Story. So shoutout na po tayo. Unang-una syempre si Miss First, Dimple Sumi, Ashanti, Janina Joy Castillo, kay Julie Saint, kay May Hortelano, kay Happy si Kobe, Rebellion TV, Ruby B. Wait pala guys, may announcement lang ako. Guys, pasensya po dahil wala pa tayong mga series na na-upload sa Hitman. Unang-una syempre Hitman, next si San Rafael, Derek, Ashong, and sa mga ginoong vet. Kasi hindi talaga ako, hindi ko talaga malugaran guys yung mga kwento nila. Kasi yung iba dun may, ibig ko bang sabihin pag kasi yung mga kwento nila, pinaghahandaan ko talaga yon. Eh, pag may mga one-shot story ako, yun na lang muna inuuna ko, lalo na pag busy ako. Kaya gaya lang sinabi ko sa inyo guys, nag-aayos po ako ng kasal. At the same time, magpapaayos po ako ng bahay. Kaya medyo, doon lang po muna ako sa mga mabibilis gawin. Yung mga one-shot horror stories po. Kaya pagpasensya nyo na po sa mga naghahanap, hayaan nyo malapit na po maplansya yung schedule natin. Kasi ngayon talaga sobrang tagbi-tagbi talaga yung oras ko. At talagang ang priority ko po kasi talaga is makapag-upload ng story sa isang araw. Kung may shoutout man o meron o wala. Tapos yun, tapos nun, tsaka ko inaayos yung mga dapat kong asikasuhin. Kaya kahit busy ako, inuuna ko po talaga yung paggawa ng kwento para sa inyo, syempre. Kaya sa mga naghahanap po ng mga series natin, Hitman, tsaka San Rafael, pasensyahan nyo na po. Tsaka yung ginoong vet, kay Edward, kay Ashong, pasensyahan nyo na po. Talagang kulang lang ako sa oras ngayon. Hindi kaya, before na talagang every week, may mga series tayo. Kasi yun talaga guys, walang problema sa schedule yun. Ano lang ako nun, focus ako sa YouTube. Pero ngayon guys, hirap mag-ayos pala ng wedding. Puta, nakapagod. Ang hirap. At the same time, yung bahay kasi namin, naayos namin para after ng kasal, doon na kami titira. Kaya guys, pasensyahan nyo na po. Please bear with me. At hopefully, hindi kayo magsawang suportahan ang ating channel. Kaya don't worry guys, priority pa rin natin ang pag-upload. Kaya kahit busy ako, palagi pa rin number one priority yung mga stories natin. Yun nga lang, minsan walang shoutout or hindi yung mga inaabangan yung series kasi mas madali talagang gawin yung mga one-shots, true horror stories kasi plakado na yan, na-edit na po natin yan ng mga narrators natin. Mga writers natin tapos titirahin lang natin. Kumpara sa mga series natin na talagang pulido yung pagkakagawa na mahirap bigkasin, maraming sound effects, mahirap inarrate kasi pag kasi series talaga ano yun eh, parang with kailangan buhos yung effort kasi
Ano ba, paano ba i-explain to? Kasi for example, yung Hitman, maraming sound effects. Yung kasador, pag tumira si Six Hokage, ang hihirap ng mga words nun, so kailangan pinaghahandaan. Yung San Rafael naman, madali rin naman gawin. Kaso ang gusto ko sana, pag nag-start ako ng San Rafael, tuloy-tuloy na. Kasi kung napapansin nyo, pag nag-upload po ako ng fiction or series natin, sinasabihin ko ng isang true horror story. So gusto ko, sabay-sabay na sila. Kasi yung San Rafael, if I'm not mistaken, kalahati pa lang siya. Sa book 2 kasi, yung book 1 kasi natin, 20 episodes lang yun eh. Pero base sa pag-uusap namin ni Sir Charwin Delonix Regia, 40 episodes yung book 2 ng San Rafael, kaya medyo mahaba pa yun. If, 20 episodes pa lang, 20 plus episodes. So, nasa kalahati pa lang guys, marami pang mangyayari. Kaya gusto ko sana, pag nagsimula tayo ulit dun, tuloy-tuloy, para walang bitin. Kaya, pag lumuwag na ulit yung schedule natin, pag wala na po yung, pagtapos na po yung, hopefully, matapos na po yung kasal natin, at okay na yung bahay, dami na ating projects, promise guys. Kahit ako, may bago akong series na niluluto. Kasi, kagaya ng sabi ko guys, malapit na pong matapos yung Hitman natin. Napakaganda ng pagtatapos na yun para sa akin. Sa akin lang ha. Kasi naayos ko na po yung plot. Hindi ko lang maisulat na maayos. Tapos, yung pinaplano kong next na series natin for to 2022. Abangan yun guys. Tapos, yun nga, marami pa kami projects ng mga writers natin. Ay, humaba na bala. Usapan, shoutout lang. Tapos, umiiyak na ako dito. Muli guys, pasensya na po. Hayaan nyo. Pag okay na po ulit, balik tayo sa normal routine natin. Sana maintindihan nyo. Yun lang po, maraming salamat. So, shoutout na po tayo ulit. Sana ba ako nahinto? Ulitin na lang natin sa simula. Kay Ma'am Dimple Sumi, Ashanti, Janina, Joy Castillo, kay Julie Saint, kay May Hortelano, Happy Scooby, Rebellion TV, Ruby B, Desiree Boko, Zaniel Bieberford, kay Juanita Belasa. Pa-shoutout naman dyan, Boss Paul, sa amo, sa Somno Pips. Kaso bakasyon ko ngayon November eh. Kaya December nyo na ito marininig. Haha. Mga ka-chief, sa GY halo sa inyo. Hello sa anak ko, si Alexa na magbe-birthday sa November 21. Uy, happy birthday in advance. Happy birthday. Boss, advance congratulations sa inyo. Sa nalalapit na sakal ay este kasal. Naway makaraami ka. Salamat po, ma'am. Yo, Big Mick. Kay Maria Teresa Galima. Pabati po sa lahat ang nakikinig ng ML Con Compound sa ML Compound ML Con Compound sa Tandang Sora QC. Thank you po. Kay Cheche, Alex Torres, kay Jessiril Arnais. Shoutout do sa katrabaho ko na si Nanay Ani. Kasama ko sa trabaho na si Nanay Ani at si Ate Lenny na nakikita ay din sila sa akin sa pakikinig tuwing kumakain. Ewan ko, basta binasa ko na lang. Anyway, salamat po kay Ma'am Jessiril Arnais. Kay Ma'am G. Araldin Rinalda. Uy, di siya busy, oh. Sabi niya, Limuel Ferrer. Yun, Asyong tayo, Sir Paul. Yan po, meron pa po. Hintay-hintay lang. Kay ako si Bleeder, parin Paul, pakisabi naman kay Vivi Sowie na huwag ng pasaway. Nasa Cebu po siya, pero quarantine ng 7 days sa hotel. Laging gutom, laging hinahanap luto. Kaya ayun, nagpapa-food panda na lang sa Jollibee. Muli, salamat parin Paul. Uy, huwag ka daw pasaway dyan, Baby Zoe. At shoutout sa'yo, sir. Ako si Bleeder. Hello, hello. Kay Rizal Tokias, kay Tess Watanabe, kay Gracia, kay Jake Landicho, kay Dana Maika. Shoutout kay Laman si Story is may pampatulog, Char. Yung boses talaga. Uy, salamat po. Apple Mendoza,
Ako relate ako dyan sa mga sinasabi niyong pampatulog. Kasi ako meron akong channel na pampatulog talaga. Kung sa may man sa may mga nakakakilala kay ano, kay Mr. Strange. Ayun, kahit almost 4 years ko na yata siyang pinapakinggan at paulit-ulit lang yung mga kwento niya, siya pa rin yung pampa tulog ko. Yung ano, Spookify Pinoy. Oo, hindi ko alam kasi kahit paulit-ulit lang yung kwento niya, as na nakikinig ako. Yun lang yung pampatulog ko. Siguro ganun din kayo sa akin. Kung ako yung pampatulog niyo, siya yung pampatulog ko. Tapos kabisado ko nang yung mga kwento niya, yung Silent Rasta. Comment nyo nga dito guys kung familiar kayo sa mga sinasabi ko. Silent Rasta, yung Experiment, yung Calamansi, syempre, yung Embalsamador, yung kay Kevin 11, yung Weird Sister-in-Law. Isa rin yung sa paborito ko. Basta yun, kung alam nyo yung mga sinasabi ko, isa kayong alamat sa ano, horror community. Kumbaga kasing tanda nyo na ako sa horror community kasabayan ko kay nila Sir Neb. Kasi isa ako sa mga ano eh, mga naunang nakinig. Yan, unang-una sila Sir Strange, sila Sir Neb, Darker Room. Yan, mga fan ako nyan mga yan. Tapos naging writers din ako nyan. Dati mga kausap ko lang yan. Tapos ngayon, isa na sila sa mga kaibigan ko. Sayang nga lang si Sir Strange, hindi na nagtuloy-tuloy eh. Buti nga ngayon si Sir Darker Room, malapit na mag-100K tapos kahit paano nag-upload siya paminsan-minsan. Anyways, umiiyak na naman ako. Ano ba to? Namiss ko kasi kayo kausap guys. Namiss ko kayo kausap. Yun lang. Kay Apple Mendoza ulit. Finally, may shoutout na. Hi po sa asawa ko na si Rolly Lapis. Nabugnutin pero guwapo. Okay nang bugnutin. Importante guwapo. Diba? okay na yun. At least, nakadisplay lang siya tapos titignan mo to. So, di may inspire ka na. Oh, di ba? Oh, yun. Joke lang. May Santos, pa-shoutout Sir Paul sa mga baby ko, kong si Macy Melis at si Megan Meris from Baliwag, Bulacan. Kay Ninang Imogen, pahay po ako kay Ma'am Harleen mo at pa-invite na rin po ako na mag-subscribe kay Boss Kuda ni Akda po. Voice actor ng ilang mga character sa Slam Dunk Boss. Ooh, thank you. Oh, sabi ng ninang ko namin na si Ma'am EDM Mori aka Imogen, subscribe daw po kayo sa kay Boss Kuda ng Akda po. Oh, voice actor to ng ilang character sa Slam Dunk. So, for sure, hindi ko na kailangang i-explain sa inyo kung gano'n siya kagaling magsalita. So, kaya guys, hanapin nyo na lang po. Sana nilagay mo ma'am yung link ng channel niya para mapindot na lang nila. Anyway, salamat po ma'am. Ninang pala, Ninang Imogen at EDMori. Baliktad ko yata na sabi. Anyway, yun lang po. Ganda Olarte. Hello. Kay Febi Aquino. Kay Annabella Jela. Kay Andrew, Elaine Almera. Hello boss, kailan lang kasal? Pwede ba ako magninang? Ayan nyo guys, pag kinasal kami, papost ko yung Gcash namin, tapos pwede na kayo magbigay, anong tawag sa ganong, may ganong tradisyon eh, nagbibigay ng pera. Pag gano'n. Alag ko yung Gcash sa bank account namin dyan guys, habang naka-background. Tapos pwede kayo mag-donate. Char. Ede, salamat po. Ang kasal kong kailan, January. Kaya pansin nyo ngayon, sobrang pagod kami ni fiancé. Rian 391, kay Pearl Ayami, kay Roda Tolentino. No skip ads, pasasalamat sa paikinig namin, Lodi. Yun ang pinakamasarap pakinggan na siya na comment. No skipping ads daw. Pasasalamat sa pakikinig namin, Lodi. Sana all yung nakikinig nito, no skipping ads. Charot lang po. Wala lang po masama ako mag-skip ads kayo. At ako rin naman, minsan nag-skip ads. Pero kung mag-no skip ads kayo, mas ikakututuwa ako. Konting tulong na lang din po. Pero di naman po sa balitan yan. At okay lang din naman sa akin kung mag-skip ads kayo. Anyway, salamat kay Roda Tolentino. Shoutout sa'yo. Isa kang alamat.
Kay Sisay Brescies. Pa-shoutout po sa kapatid ko na si Nina Lucy Anchola. Happy birthday. Happy birthday po kay Nina Lucy Anchola. Kay Sisay Brescies ulit. Shoutout Sir Paul sa kapatid ko na nag-birthday. Siya ulit to. Yan. Happy birthday ulit kay Lucy Anchola. Hello, hello. Kay Kalabirang Kiyat, kay Imelda Reyes, Crystal May, Minerva Larbs. Happy birthday in advance, November 16. Sana ma-shout out. Happy birthday in advance, 16. Una-una na akong bumati sa ma'am, ha? Kay Rosel Culia, Roda Tolentino ulit. Lodi, dahil sa Hitman, kaya ako nahilig sa pakikinig ng katatakutan. Miss ko na si Leo, my love. Sorry po dahil wala pa, pero hayaan nyo, magbabalik na siya para tapusin ang laban at alam ko, mamamatay na siya. Char! Alexis Aranzo, kay Ann Dakuwag. Sabi niya, sana makaabot pa birthday mo na sa akin, Sir Paul. Birthday ko ngayon. Birthday din ng nanay ko. Pa-shoutout sa nanay ko. Happy birthday. Salamat, Sir Paul. God bless mo. Uy, pasensya po. Ganito na lang. Happy belated birthday po sa iyo at sa nanay mo, ma'am. Ann Dakuwag. More birthdays to come and God bless po. Pasensya na po late. Kay Ray Kumilang, Edna Lintupas, kay Ren Labs Flash Royce, pasigaw Sir Paul sa fiancé niyo at good luck sa inyong dalawa. Salamat po. Naway bigyan po kayo ni Lord ng isang team na babies. So yun, no? Sana nga po. Maraming salamat. Kay Jen Sinon, Annika U7, Annalisa Recaport, LS Life Today, kay Rin Archive PH. Hello, Ma'am Rin. Admin po natin yan. Solid Kapansit yan. Hello, Ma'am Rin. Salamat po sa effort nyo araw-araw. Kay Ivan Max Soldier, kay Mari J. Alawang, kay Mirasol Harabe, kay Tess Malinis. Wow, ang linis naman ni Ma'am Tessa pala. Okay, kay Nida Dahis, kay Jana Vibas. Wow, na-miss kita Kuya P. Regards kay bride-to-be mo, stay healthy and stay safe sa ating lahat nating mga kapansit. Yes, hello Ma'am Jana Vibas. Stay safe sa atin at stay healthy sa ating lahat. Kay Dreams in Life, kay Jessia Marie. Okay, pa-shoutout po. Pahingi na din po ng approval. Gamitin ko sana yung picture nyo. Creepy Macpansit inspired. Sana for my tindang phone case. So, sige lang ma'am, gamitin nyo. Kayo na bahala. Yeah, okay lang po yan. Frankie Ceballos. Pa-shoutout boss Paul. 3 years solid kapansit na ako mula grade 9 hanggang grade 12. Still always listen. Uy, salamat kayo. Ma'am Frankie Ceballos, Jane R1, Mix Purple, Rayson Velasquez, kamusta kayong lahat? Sana okay kayo lagi. Pa-shoutout Sir Paul. Thank you po ng marami. God bless po. Ingat tayong lahat. Uy, salamat po. Kay Jane Jake Despray, kay Christopher Lopez, kay Marimix TV, kay Christopher Lopez ulit, kay Ian Rain Parafina, Carmelita Mabanag, kay Valerie Gasmin, kay and last po, syempre ang isa sa alamat nating subscriber, matagal na itong lagi nagko-comment, si Sir Bobby Ong Sueco. Okay, so yun lang guys yung shoutout natin for today. Sana po nagustuhan niyo yung kwento sa araw na to. Humaba yata yung shoutout natin guys, dami kong ebas eh, no? Yun lang guys, maraming salamat po and Mac Pancit out.